kahit gaano siguro kaliit ang isang pangyayari, hindi pa rin ito magiging dahilan na hindi ito malaman ng iba, lalo na sa panahon natin ngayon na uso na ang internet at makabagong mga kagamitan. Sa isang click mo lamang ay maaari mo nang i-broadcast ang kahit na ano pang gusto mo sa buong mundo. Tulad na lamang ng ating bansa. Ang Pilipinas ay napakaliit lamang, subalit kahit na maliit lamang ito, ay akalain mong may mga pangyayari pa din ditong nagbigay ng malaking impluwensya sa buong mundo. Mga pangyayaring gumulat, gumising at nagbigay ng malaking impluwensya sa daigdig. Kaya naman halika paps, samahan niyo akong balikan ang kasaysayan upang alamin ang mga natatanging pangyayari sa Pilipinas na gumulat sa buong mundo. Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Una sa ating listahan, ang pagtutol ng Senado sa pagkakaroon ng base militar ng Amerika sa Pilipinas. Ang pangyayaring ito ang siyang nagpalakas ng loob sa bansang China upang angkinin ang ilan nating mga teritoryo tulad na lamang ng nasa West Philippine Sea. Patuloy pa rin ang unti-unting pananakop ng bansang China sa West Philippine Sea na tinayo na din nila ng mga artipisyal na isla. Nagkaroon kasi sila ng lakas ng loob mula nang malaman nilang inalis ng Senado ang pagkakaroon ng base militar ng Amerika sa ating bansa. Sa botong 12-11, nanaig ang pagtanggi ng mas maraming senador sa pag-extend ng pang-uupa ng United States Naval Base sa Subic sa Zambales. Ang pagsasara ng kasunduan na ito ay nagbigay ng direktang malalim na epekto sa bansang China. Inisip nila na kabawasan sa maaaring humadlang sa kanilang plano ang pagpapaalis sa Amerika ng Pilipinas na maaaring maging kalaban din nila kung sakaling magkaroon ng hidwaan sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Kung kayo ang tatanungin paps, dapat pangabang buksan ang kasong ito sa pagkakaroon ng base militar ng Amerika sa Pilipinas. Gayong sinabi naman ng Amerika na tuloy ang suporta sa Pilipinas sa mga pagkakataon na kailangan natin ng tulong. Pangalawa sa ating listahan, ang rebolusyon noon sa Pilipinas ay nagbigay ng malaking impluwensya sa ibang mga Asian countries. Ang pag-aalsa ng Pilipinas ay isa sa mga maituturing na pambansang rebolusyon upang makamit ng Pilipinas ang kasarinlan. Alam nyo ba na ang rebolusyon na ito ay siya din palang nagpalakas ng loob ng ibang mga tao at naging mitya mula naman sa iba't ibang mga karatig bansa natin tulad na lamang ng China, Malaysia at Indonesia na suportahan ang mga Pilipinong rebolusyonaryo. Ang Chinese nationalist na si Sun Yat-sen ay nagkaroon ng malaking paghanga sa mga Pilipino at nakita din niya ang hindi pagsuko ng mga ito basta-basta. Nagbigay siya ng mga armas bilang pagsuporta niya sa mga rebolusyonaryong Pilipino kahit na siya ay pinatapo noon sa bansang Japan kasama si Mariano Ponce. Naniniwala siya na sa pagsuporta niya sa mga rebolusyonaryong Pilipino ay susuportahan din siya ng mga ito mula sa mga kalaban ng China noon na mga Manchus. Habang sa Indonesia at Malaysia naman, sina Jose Rizal at Andres Bonifacio ay parehong itinuturing ng mga magigiting na mga bayani. Si Tan Malaka na pambansang bayani ng bansang Indonesia ay itinuturing sigat Andres Bonifacio bilang kauna-unahang bayani sa Asia na nagmula lamang sa isang pangkaraniwang tao. Habang si Rizal naman ay madalas na nababanggit at hinahangaan ng Malaysian at Indonesian leaders tulad na lamang nina Anwar Ibrahim at Sukarno. Pangatlo sa ating listahan, ang pagbagsak ng Pilipinas sa ikalawang digmaang pangdaigdig ay siyang nagligtas sa nalalabing parte ng Asia at sa Australia. Marahil ang pagsuko ng pwersa ng Pilipino-Amerikano sa mga Hapones noon sa bataan ay nangangahulugan na nagtagumpay ang mga Hapon sa pagsakop sa ating bansa. Subalit naging malaki naman ang parte natin para hindi nila tuluyang masakop ang mga karatig nating mga bansa, gayon din ang Australia. Ito ay dahil na rin sa husay ng mga Pilipino at Amerikanong nakipaglaban noon sa mga Hapones.
Nagtagal ang mga Hapon noon sa Pilipinas kaya't nawala na sila ng oras para sakupin pa ang ibang mga bansa. Kung anong bilis lamang ang pagsakop nila sa Singapore at Hong Kong, siya namang tagal at haba ng kanilang pagsakop sa bansang Pilipinas. Umabot ng 6 na buwan ang ginugol nila sa Pilipinas upang ito ay sakupin dahil na din sa malakas na depensa ng mga Pilipino na pinangunahan ng USAFE sa Bataan. Sa katunayan, ayon kay Masaharu Homa, 50 araw lamang ang inilaan niya para sakupin nila ang buong Pilipinas. Pero sa Bataan pa lamang ay umabot na sila ng halos 3 buwan. Hindi lamang panahon at oras ang naubos ng mga Hapon, maging ang kanilang mga armas pang digma. Dahil dito, nagkaroon ng sapat na panahon ang ibang mga bansa upang makapaghanda. Pang-apat sa ating listahan, ginaya ng ibang mga bansa ang EDSA People Power Revolution noong taong 1986 upang makamit din ang kanilang mga ninanais sa kanilang mga bansa. Bukod sa pagkakaupo ni Corazon Aquino matapos ang EDSA People Power Revolution at nagkamit ang Pilipinas ng kanilang tinatawag na umunoy demokrasya, nag-iwan din ito ng ambag sa mga bansang nasa ilalim ng authoritarian government. Nagulat sila na dahil sa people power ng Pilipinas na itinuturing na tahimik at walang gulo, ay nagtugumpay sa hangarin itong pabagsakin ng rehimeng Marcos. Ilang mga bansa sa Europa gaya ng Poland, Czechoslovakia at Baltic States ang gumawa rin ng kagaya nitong pagpoprotesta. Ang mga Asian countries naman tulad ng Taiwan at South Korea ay nagprotesta din para sa democratic reform. Sa Latin America, nagkaisa din ang kontra sa diktador na si Augusto Pinochet. Sa South Africa naman, si Nelson Mandela kasama ang mga kaalyansa niya ay nilabanan ang apartheid o racial and color segregation. Ang EDSA Revolution ay naging starting point ng mga malalaking pagpoprotesta sa buong mundo noong dekada 80 at dekada 90. Panglima sa ating listahan, ang pagkakapatay kay Jose Rizal noon ay naging dahilan din ng pagkakapatay ng Prime Minister ng Espanya. Bukod sa pagsiklab ng malawakang pag-alsa ng mga Pilipino sa pagkakapatay kay Jose Rizal, naging mitya din pala ito ng pagkakapatay sa Prime Minister ng Espanya noon. Noong 8 ng Agosto 1897, isang Italianong anarchist na nagngangalang Michel Angingoli ang bumaril kay Spanish Prime Minister Antonio Canovas del Castillo sa labas lamang ng isang spa. Nang tanungin si Goli kung bakit pinatay niya ang Prime Minister, sinabi niya na pinatay niya ito upang ipaghiganti ang kanyang mga kasamahan na ikinulong at pinatay sa Castillo sa Barcelona. Ginawa niya rin ito bilang paghiganti sa pagpatay kay Don Jose Rizal at sinabi pa niyang pinagsisisihan niyang hindi niya napatay si Camilo de Polavieja, ang Spanish Governor General na nangasiwa sa pagpaslang kay Rizal. Nakasama din pala nila si Rizal nang minsan itong makulong sa parehong Castillo sa Barcelona. At ang huli sa ating listahan, ang pagsabog ng bulkang Pinatubo ay minsang nakapagpabago ng klima ng buong mundo. Hindi man ito ang pinakamalaking pagsabog noong 20th century, nag-iwan naman ito ng malaking pilat lalo na sa klima ng buong mundo dahil sa malaking bahagi ng aerosols na ibinuga ng bulkan na umabot sa stratosphere ng mundo. Ang pag-abot ng aerosols na ito sa stratosphere ay naging malaki ang epekto sa kalagayan ng klima ng daigdig. Ang ozone level ng Earth ay nabawasan dahil na rin sa 20 milyong tonelada ng sulfur dioxide na ibinuga ng bulkan. Ang paglubog at pagsikat ng araw ay naapektuhan din dahil sa abo at gas sa hangin. Dahil din sa pagsabog na ito, bumagsak sa 1.5 degrees Celsius ang average temperature around the world sa pagitan ng taong 1992 hanggang 1993. Ito ay dahil sa pagtaas ng level ng sikat ng araw na nag-reflect sa space dahil sa sulfur dioxide sa atmosphere ng mundo. Isa na namang kwento ng pagbabaliktanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ng ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!